Ikinatuwa ng ilang motorista sa Dagupan City ang desisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na mandatory o sapilitan ang Motor Vehicle Inspection System. My live report si Claire Lacanilaw. Claire? CJ, ayon sa national government, hindi na mandatory ang pagpaparehistro ng mga private vehicles sa PMVIC, bagay na ikinatuwa ng ilang motorista. Ikinatuwa ng ilang motorista ang anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na mandatory o sapilitan ang Motor Vehicle Inspection System bilang requirement bago makapagparehistro sa Land Transportation Office. Masaya kasi hindi na kami pipila ng mahaba dun sa PMVIC kasi marami na pong mga emission test na mga ganito. Kaya medyo okay na rin. Masaya na rin. Ikinatuwa rin ito ng ilang may-ari ng emission testing centers. Medyo nakakatulong naman na po sa pangtawid gastos po yung kinikita namin. Nung pinayagan na po nila na pwede na po ulit mamili yung mga tao na pwede sa PMVIC or sa PETC. Wala pang pahayag ang pamunuan ng Private Motor Vehicle Inspection Center sa Dagupan City hinggil dito. Hihintayin pa raw nilang opisyal na dokumento na manggagaling sa national government. Ayon sa Land Transportation Office, isa sana sa magiging solusyon ang MVIS sa dumadaming bilang ng aksidente sa mga kakalsadahan. Binabaan din ng singil sa inspection fee. The motorists now will be given an option and we encourage them to use the PMVIS instead. Kasi po, kung pareho naman yung rate, and then dito po, you will be given 70 different types of inspection. Mas maganda ho dito kesa doon sa yung nakagawian na ho nating emission testing centers. CJ, pumapatak ng 300 to 600 pesos ang singil sa inspection fee sa PMVIC. Depende sa bigat at laki ng sasakyan. Nilinaw ng LTO na mandatory pa rin na magparehistro ang mga pampublikong sasakyan sa PMVIC. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.